dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagtulog ang isa sa mga pinakamasarap na paraan ng pagpapahinga. Dahil nagiging payapa ang ating katawan at isipan. May iba nga lang na hindi nagiging pahinga ang pagtulog. Dahil nagiging daan ito upang magawan sila ng masama ng kakaibang mga nilalang. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lamang kayong imbitahan na hanapin po ang Kaistorya para sa mas nakakatakot na mga horror stories. Likewise, ang Gian Gianna Vlogs para sa aming family vlogs. Sa ating pagpapatuloy. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eddie, 51 years old at matagal nang tagapakinig ng inyong channel. Naging libangan ko na ito dahil wala na rin akong ibang ginagawa sa bahay namin kapag wala akong kasama. Biyudo na kasi ako at tanging anak at mga apo ko na lamang ang nakakasama ko. Pero madalas na nasa trabaho o school sila, kaya naiwan ako sa bahay ng mag-isa. Mabuti na lamang kahit na hindi ako magaling pagdating sa internet ay si-search ako ng apo ko sa YouTube para sa mga istorya na pakikinggan ko mula sa inyong channel. Papa Dudut, ang ikukwento ko sa inyo na tungkol sa buhay ko ay nangyari noong kabataan ko. Nasa 10 taong gulang pa lamang ako noon nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari sa buhay namin ng aking pamilya. Solong anak lang pala ako, Papa Dudut, at nagtatrabaho sa minahan ang tatay ko. Ang nanay ko naman ay nasa bahay lamang. At doon pa kami sa probinsya noon nakatira. May simpleng kaming pamumuhay pero masasabi ko na masaya kami. Nang mga panahon na yon ay puro paglalaro at pag-aaral lamang ang inaatupag ko. Ang palaging bilin din ni tatay sa akin na pagbutihin ang pag-aaral para hindi ako magaya sa kanya. Wala naman ako nakikitang masama sa trabaho ni tatay. Siguro kung meron man, yon ay ang mabigat at masakit sa katawan ang gawain ito. Pero wala namang trabaho na madali. Lahat ay kailangan na pagsumikapan. Maligayang Pasko anak, masayang bati ni nanay. Maligayang Pasko Eddie. Si tatay naman ang bumati. Maligayang Pasko din po nay and tay. Nakangiting wika ko bago yumakap sa kanila. Nasa harapan kami ng maliit na hapag kainan kung saan ay may ilang pagkain na biko, pansit, suman, buko, salad at leche flan. Lahat ng pagkain na yon ay gawa ni nanay dahil mahilig talaga siyang magluto. Sabi nga niya gawain niya talaga yon noong bata pa lamang siya. Mahilig na talaga siyang magluto ng iba't ibang pagkain kaya naman siya rin talaga ang palagi nagluluto ng pagkain sa bahay namin. May regalo nga pala kami para sa iyo, wika ni tatay noon bago inabot ang isang nakabalot na bagay. Ano po yan tay? Tanong ko. Buksan mo na para malaman mo, nakangiting wika pa ni nanay. Excited akong binuksan ang regalo at laking tuwa ko nang makita na isa yung bagong backpack. Hala, ang ganda ng bagong backpack ko. Wika ko. Nagustuhan mo ba? Tanong pa ni nanay. Sobra po. Thank you po nay, tay. Masayang tugon ko. Sa kabila ng simple naming pamumuhay ay palaging gumagawa ng paraan si tatay para pasahin ako, Papa Dudut.
dahil ako raw ang nag-iisang anak nila. At sa akin nila ibubuhos ang pagmamahal nila. Kung gaano nga kasipag si tatay sa trabaho niya ay ganoon din kasipag si nanay sa lahat ng mga gawaing bahay. Siya ang pinakamaagang gumigising sa aming tatlo sa loob ng bahay. Magluluto siya ng almusal at sikasuhin si tatay at ako para sa pag-alis namin papunta ng trabaho at school. Tapos pagdating sa gabi ay siya rin ang pinakahuling natutulog dahil sa pag-aayos at paglilinis ng kusina. Hindi rin siya nawawala pagdating sa mga meeting namin sa eskwelahan. At ang nakakatuwa pa doon ay kapag nagkakaroon ng election para sa officers ng mga parents sa classroom namin. Si nanay ang palaging nakukuhang muse. Maganda ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko sinasabi to dahil nanay ko siya. Sinasabi ko to dahil yon ang katotohanan. Medyo maaga kasi siyang nag-asawa at nagkaanak. Kung hindi ako nagkakamali ay 17 years old pa lamang siya na magsama sila ni tatay sa isang bahay at 18 years old lang. Nang isinilang niya ako. Kaya naman siya rin ang pinakabata na nanay sa classroom namin kapag may parents meeting. Hayaan ninyo na i-describe ko ang itsura ng nanay ko. Mahabang kanyang buhok, bilugan ang mga mata. Matangos ang ilong. Morena ang kulay ng balat at hindi siya katangkaran kaya mas lalo siyang nagmumukhang mas bata sa edad niya. Kaya hindi rin nakapagtataka na siya ang kunin na muse taon-taon sa parents meeting at election ng officer. Nakakatuwa lang na marinig na marami talaga ang nagagandahan sa nanay ko. Hanggang isang araw ng Sabado, Papa Dudut, ay napansin ko na wala sa sala o kusina ng bahay si nanay. Hapon na kasi noon at may itatanong sana ako sa kanya tungkol sa takdang aralin pero hindi ko siya makita. Hanggang sa narinig ko ang boses niya na parang may kausap sa likod ng bahay. Naliligaw po ba kayo? Saan po ang tungo ninyo? Naku, hindi ko alam ang lugar na tinutukoy ninyo. Hindi po ba kayo taga rito? Kaya po pala hindi pamilyar ang mukha ninyo. Boses yon ni nanay na naging dahilan para pumunta ako sa may likod ng bahay. Matagal na ako sa lugar na ito pero ngayon ko lang narinig ang lugar na tinutukoy ninyo. Hindi talaga siya pamilyar sa akin. Pero itanong niyo po sa tindahan na makikita ninyo kapag dinerecho ninyo ang daan na yan. Baka alam na mga tao doon kung saan ang lugar na yon. Pasensya na talaga at hindi ko kayo matutulungan. Ang wika pa ni nanay sa tila kausap niya. Kumunot ang noo ko nang makita ko noon si nanay na may hawak na walis tingting at mukhang katatapos lamang niyang magwalis. Pero nagtataka talaga ako nang patuloy pa rin siyang nagsasalita noon. Hindi ko po kayo pwedeng samahan kasi nasa loob ng bahay ang anak ko. Hindi ko siya pwedeng iwan na mag-isa doon. Ay opo, matagal na ako may anak, hindi halata? Nako, kayo naman. Maaga po kasi ako nag-asawa. Pagtawa pa ni nanay. Papa Dudut, napakunot ako ng noo dahil sa patuloy na pagsasalita ni nanay pero wala naman akong nakikita na kahit na sinong kausap niya. Tumatawa pa nga si nanay pero kahit na anong silip ko ay wala talaga siyang kausap. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko na lumapit sa kanya, Papa Dudut. Nay, sino pong kausap ninyo? Tanong ko nang lapitan ko si nanay na tumatawa pa noon habang may hawak na walis. O anak, andyan ka pala. Paglingon niya sa akin. Opo kasi hinahanap ko po kayo sa loob para magpatulong sa assignment ko. Tapos narinig ko po ang boses ninyo kaya pumunta ako dito sa may likod ng bahay. Wika ko. Sino po palang kausap nyo? Hindi ko na napigil ang tanong sa kanya. Ah, eto si Manong na naliligaw at hindi alam kung saan yung daan pabalik sa kanila. Ano nga po yung pangalan ng lugar na... Teka, nasa na yun? Tanong ni nanay na palingalinga. Sino po nay? Tanong ko rin. Yung lalaking kausap ko dito kanina bigla na lang nawala, ang sabi ni nanay. May kausap po ba kayo kanina? Ang tanong ko pa. Oo, hindi mo ba nakita? Medyo matangkad na lalaki, mabuti ang kulay ng balat niya
aso ng mga mata at kakaiba ang suot niyang damit. Parang makintab na hindi ko maintindihan. Wika pa ni nanay. Pero wala po akong nakitang kausap ninyo kanina. Nay, kaya nga po nagtataka ako kasi nagsasalita po kayo ng mag-isa dito kanina. Ang wika ko. May kausap ako anak. Niyaya pa nga niya ako na samahan siya sa lugar na hinahanap niya. Pero ang sabi ko, hindi kita pwedeng iwan. Wika pa ni nanay. Pansin ko ang labis na pagtataka na rin sa mukha niya na halatang naguguluhan sa mga nangyayari. May kausap talaga ako dito kanina. Wika pa niya. Ah, baka hindi ko lang po nakita yung kausap ninyo, nay. Baka nung lumapit ako ay saktong paalis na rin po siya. Pero tara na po sa loob, magkape muna tayo. Anyaya ko sa kanya kasi nararamdaman kong naguguluhan na talaga siya sa mga nangyayari. Nakapagtataka kasi talaga na nagsasalita siya nang wala namang kahit na sino o anong kausap. Pero ayoko nang mas guluhin pa ang isipan niya. Sigurado ako na wala talaga akong nakita na ibang tao noon. Pero hinayaan ko na lamang kasi iniisip ko na baka masyado lang pagod ang nanay ko. Papadudot, mula ng hapon na yon ay napansin ko na madalas na napapatulala si nanay. May mga oras din na nakikita ko siyang muli na nagsasalita ng mag-isa sa labas ng bahay namin na para bang may kausap siya. Nag-aalala at natatakot na ako na hindi ko maintindihan. Minsan akala ko ay binibiro lamang ako ni nanay pero nagugulat din talaga siya na hindi ko nakikita ang kausap niya. O para bang bigla na lamang itong nawawala sa tuwing nalapit ako. Hindi ko yon sinabi kay tatay kasi ng mga oras na yon ay palagi ring pagod si tatay sa trabaho. May mga araw din na hindi umuuwi si tatay dahil sa trabaho nito. At kapag nasa bahay na siya ay halos hindi ko na makausap dahil sa pagod na nararamdaman niya. Kaya naman kaming dalawa na lamang ni nanay ang madalas na naiiwan sa bahay. Hanggang isang gabi, nawala si tatay sa bahay. Nagising ako dahil sa boses ni nanay. Napatingin pa ako noon sa lumang orasan na nakasabit sa dingding ng maliit kong kwarto. At nakita ko na mag-aalas dos na pala noon ng madaling araw. Antok na ako pero pinilit kong bumangon at naglakad patungo sa labas ng kwarto ko. Papungas-pungas pa ako dahil inaantok pa talaga ang diwa ko. Umalis ka na dito. Huwag mo na akong guluhin. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko. Matigas ang boses na wika ni nanay. Mahina lamang ang boses niya pero malinaw kong naintindihan ang sinasabi niya. Siguro ay ayaw niya akong magising kaya nagpipigil siyang sumigaw. Bagyaring nakabukas ang pinto sa sala na para bang meron siyang tao na ayaw papasukin noon sa loob ng bahay namin dahil hawak niya ang siradura ng pinto. Pero sino naman ang bibisita sa bahay namin ng ganong oras ng madaling araw? Hindi nga ako sasama sa iyo kaya umalis ka na. Wika ni nanay sa tila kausap niya. Kahit ano pang sabihin o ialok mo, hindi ako sasama sa iyo. Hindi ko iiwan ang pamilya ko kaya tigilan mo na ako. Mahal ko ang asawa at anak ko. Hindi ko sila ipagpapalit sa iyo kaya umalis ka na. Umalis ka na. Matigas na wika pa ni nanay. Nakita ko na humigpit ang hawak niya sa siradura ng pintuan na para bang pinipigilan ang pagbukas ng pinto. Parang may tumutulak doon na tao. Umalis ka na! Umalis ka na! Halos pasigaw ni nanay habang tinutulak ang pinto at pilit na sinasarado. Papadudot, nakaramdam ako ng kakaibang kilabot dahil may pumapasok na malamig na hangin sa loob ng bahay. Pero mas kinikilabutan ako nang makita kong may kamay na kumapit sa bagyang nakabukas na pinto. Mabuti ang balat ng kamay, mahaba ang mga daliri at may mahaba rin itong mga kuko. Nanlaki ang mga mata ko dahil alam ko at sigurado ako na hindi yon kamay ng isang pangkaraniwang tao. Nanay! Malakas sa sigaw ko bago ako lumapit sa kanya at tinulungan siya na isarado ang pinto. Dalawa na kami noong tumutulak sa pinto pero pareho kaming hirap sa ginagawa namin. Ibig sabihin ay meron talagang nilalang.
na nasa labas at tumutulak din ang pinto para makapasok sa loob ng bahay namin. Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Baka mapahama ka pa dito. Nag-aalala ang wika ni nanay habang nakatulak pa rin sa pinto. Tutulungan ko po kayo, nay. Hindi ko po kayo iiwan. Ang wika ko naman. Napalunok ako nang makita ko ng malapitan ng malaking kamay na nakakapit sa pinto ng bahay. Umalis ka na, parang awa mo na. Umalis ka na at tigilan mo na kami ng pamilya ko. Tigilan mo na ako. Naiiyak na sigaw pa ni nanay. Ilang minuto ang lumipas sa pakikipagtulukan na ginawa namin noon at nawala na ang kamay sa gilid ng pinto at tuluyan namang naisarado yon. Sabay kaming napasandal ni nanay sa pinto kasunod ang pagyakap ni nanay ng mahigpit sa akin. Nay, ano po yun? Sino po siya? Ano pong klase ng halimaw yun? Umiiyak at natatakot na tanong ko. Anak, panaginip lang ang nakita mo. Wala yun. Walang halimaw. Kaya huwag mong sasabihin sa tatay mo. Naiyak din na sabi ni nanay noon. Kasunod ang mahigpit na yakap niya sa akin. Gusto niya po ba kayong kunin sa amin, nay? Tanong ko pa. Umiling si nanay. Panaginip lang yun. Panaginip lang ang lahat na nakita mo. Kaya kalimutan mo na ang nangyari kanina. Ang wika pa ni nanay. Hindi na naging malinaw ang lahat sa akin noon dahil ang mga sumunod kong natatandaan. Nagising na lamang ako sa loob ng kwarto ko. Kaya naman papadudot ng mga oras na yon ay litong-lito ako kung panaginip lang ba talaga ang mga nangyari o sadyang totoo. Parang tila panaginip lamang ang lahat pero ramdam na ramdam ko noon ng takot talaga. Tinanghali ka yata ng gising, anak. Wika ni nanay nang maabutan ko siyang nagluluto noon sa kusina. Hindi ako umiimik at umupo na lamang sa may harapan ng lamesa habang pinagmamasdan ko siya na nagluluto ng piniritong longganisa. May sinangag na kanin na noon sa lamesa at kamatis na may toyo. Nay, ano pong nangyari kagabi? Tanong ko. Nakita ko na saglit na natigilan si nanay pero kaagad ding nagpatuloy sa ginagawa nitong pagluluto. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya rin. Yung kagabi po, sa may pinto, yung kausap niya po na gustong pumasok sa loob ng bahay natin. Wika ko habang takot na takot dahil naaalala ko pa rin ang nakita ko na mga oras na yon. Umarap na si nanay sa akin at may ngiti sa kanyang mga labi na naglakad palapit at nilagay sa lamesa ang niluto niyang longganisa. Panaginip mo lang yun, ang wika ni nanay. Huwag kang mag-alala. Kung ano man ang napanaginipan mo kagabi, hindi na mauulit yun. Wika niya pa bago hinaplos ang ulo ko. Kumain ka na, dagdag pa ni nanay. Bago ako kumain ay dumating na rin noon si tatay kaya pinagsaluhan namin ang inihandang almusal ni nanay. Dahil ilang araw naming hindi nakasama si tatay ay marami siyang kwento tungkol sa trabaho niya. Nang umagang yun ay nabawasan kahit papaano ang takot na nararamdaman ko. Nang dahil sa naging panaginip ko, Papa Dudut. Ilang araw ang lumipas ay napansin ko ang pagiging matamlay ni nanay hanggang sa may umaga siyang naduduwal sa lababo namin. Tapos nakikita ko siyang naluluha pero sa tuwing lalapit ako ay pinupunasan kagad niya ang mga luha niya. Buntis ka? Magkakanak na ulit tayo? Boses yun ni tatay na gumising sa diwa ko. Napabangon ako mula sa higaan ko at bahagyang binuksan ang pinto. Nakasilip lamang ako doon at nakita ko sina tatay at nanay na nasa may sala ng bahay namin. Tumango si nanay habang may ngiti sa kanyang mga labi. Pilit na mga ngiti. Sa wakas mahal, magkakaanak na ulit tayo. Magkakaroon ng kapatid si Eddie. Masayang wika pa ni tatay kasunod ng pagyakap kay nanay. Napakatagal ko rin hinintay ang pagkakataon na ito. Napakatagal kong hinintay na muli tayo magkaanak. Sa wakas ay dininig ng Diyos ang panalangin ko sa kanya. Naluluhang sabi pa ni tatay. Nakita ko nagpunas din ang luha si nanay pero parang magkaiba sila ng luha ni tatay. Hindi ko alam pero ang nakikita ko ng mga oras na yon ay naluluha si tatay dahil sa labis na kagalakan.
Samantalang si Nanay ay sa labis na kalungkutan. Pero matagal ko nang naririnig mula noon sa kanila na gusto na nilang magkaroon ng isa pang anak. Matagal ko na rin gusto na magkaroon ng kapatid. Pero bakit parang hindi masaya si Nanay? Papadudot ng ibalita sa akin yon ni Tatay at Nanay kinabukasan ay pareho lang ang nabasa ko sa kanilang mga mukha. Sobrang kagalakan sa mga ngiti ni Tatay at pilit ng ngiti naman at may bahid na kalungkutan sa mukha ni Nanay. Takang-taka ako kaya hindi ko lubusang madama ang saya sa dibdib ko. Nagkakaroon tuloy ako ng munting kaba na hindi ko talaga maintindihan. Nang umalis si Tatay sa bahay namin para magtrabaho ng ilang araw sa minahan, mas napansin ko ang pagiging malungkutin ni Nanay. May mga oras din noon na umiiyak siya at mas malakas na ang boses niya noon. Hindi mo anak ang batang to. Anak namin to ng asawa ko. Nadinig kong wika ni Nanay nang makita ko siyang nakasilip sa pinto sa may sala ng bahay. Bahagya lamang nakabukas ang pinto na para bang may ayaw siyang papasukin na tao. Hindi ako naniniwala sa iyo. Anak namin to ng asawa ko. Ang asawa ko ang tatay ng ipinagbubuntis ko kaya tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Sigaw ni Nanay kasunod ang malakas na pagsarado ng pinto. Hindi na ako lumabas ng kwarto dahil naisip ko na baka biglang patulugin na naman ako ni Nanay. At sabihin niyang panaginip lamang ang lahat. Pero nang oras na yon ay sigurado kong hindi na panaginip ang lahat. Nakita ko na nakasandal si Nanay sa may pinto at umiiyak siya habang sinusuntok ang sarili niyang tiyan. Gusto ko sana siyang lapitan at pigilan dahil baka kung ano ang mangyari sa kapatid ko na ipinagbubuntis niya pero tumigil din naman siya sa ginagawa niya. Minsan din, Papa Dudut, nakikita ko siyang tumatalon mula sa ikatlong baitang ng hagdan ng bahay namin. Nang tanungin ko siya kung bakit niya yon ginagawa ay sinabi niya na nag-ehersisyo lamang siya. Tinanong ko kung hindi ba yon makakasama sa kapatid ko. Ang sabi niya ay hindi naman daw. Huwag daw ako mag-alala dahil hindi daw mapapasama ang kapatid ko. Habang lumalaki ang tiyan ni Nanay ay napapansin ko ang paglalim ng eye bags, pagpayat ng kanyang pisngi, at pamumutla ng mga labi niya. Hindi ko alam kung parte ba yon ang pagbubuntis ng isang nanay pero nag-aalala talaga ako sa kanya. Sa tuwing wala si tatay, madalas kong nakikita ang mga kakaibang ginagawa ni nanay sa sarili niya, lalo na sa tiyan niya. May isang beses na may pumuntang babae sa bahay at may ibinigay sa kanya na inumin, na narinig kong pampalaglag daw. Nakita ko rin na ininom yon ni nanay pero sa awa ng Diyos ay walang masamang nangyari sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang kabuuan niya. Kung anong laki ng tiyan niya, yun naman ang payat ng braso, pisngi at mga binti niya. Para siyang butete na tiyan lang talagang malaki. Papadudod sa bahay ng anak si nanay at tandang-tanda ko pa na nasa sala lamang ako habang naghihintay sa kanya na nasa loob ng kwarto nila ni tatay. Nandun ang isang kumadrona na may kasamang isa pang babae at nandun din si tatay. Kasunod ng malakas na pag-iri ni nanay ay ang pagtili ng kumadronang nagpaanak sa kanya. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumilip sa loob ng kwarto. Kahit ang bili nila ay maghintay lamang ako sa may labas. Papa Dudut, nakita ko noon ang isang sanggol na sobrang puti ng balat. Pati na ang ilang hibla ng buhok nito. Gulat na gulat ang kumadrona habang hawak ang umiiyak kong kapatid at si nanay naman ay umiiyak din. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko dahil noon lamang ako nakakita ng ganong kaputi na sanggol. Sa halip na matuwa ay parang mas natakot ako nang maalala ko ang kamay na nakita ko nung kumapit sa may pinto ng bahay namin. Magkasing kulay sila ng maputing balat ng nilalang na yon. Dahil sa takot na nararamdaman ko ay bigla na lamang akong pumasok sa sarili kong kwarto at nagtalukbong na lamang para bang may pinagtataguan ako. Pero pinagsisihan ko ang ginawa ko na yon dahil kinabukasan ay nalaman ko na binawian ng buhay ang nanay ko pagkatapos niyang manganak. Iyak ako ng iyak noon habang yakap ako ni tatay. Sinabi ko na sana'y hindi ako natakot at hindi ako nagtago. Sana'y pumasok ako sa loob ng kwarto ni nanay at niyakap siya. Pero wala na akong magawa pa kung hindi ang tanggapin ang pangyayari na yon.
Papadudot, kami ni tatay ang nag-alaga sa kapatid kong lalaki pero ramdam ko na malayo ang loob ni tatay sa kanya. Sa aming dalawa, ako pa ang mas nag-aasikaso sa kapatid ko. Para bang iniiwasan niya itong makita at mahawakan. Kaya naman maaga akong natuto na mag-alaga ng bata, magpalit ng lampin, magpadede o magpaligo ng sanggol. Natutunan ko yon dahil kailangan at wala akong ibang pagpipilian. Hanggang sa naging usap-usapan sa amin lugar na ang kapatid ko raw ay isang anak ng engkanto dahil sa kulay ng kanyang balat. Pilit kong hindi pinapaniwalaan ang mga bagay na yon. Pero marami akong napapansin na kakaiba sa kapatid ko. Kapag naiiwan ko siya ng mag-isa sa kwarto saglit at bumabalik ako, nakikita ko siyang tumatawa at may inaabot na parabang meron siyang kalaro. Madalas din siyang may tinuturo tapos ay bigla na lamang ngingiti. Bibihira siyang umiyak at mas madalas pang tumatawa na parabang palaging may nagpapatawa sa kanya. Tay, hanggang bukas na lang po ang gatas ng kapatid ko. Paalala ko kay tatay. Sige, bibili ako mamaya bago umuwi. Malamig na tugon ni tatay. Hindi niyo po ba siya sisilipin sa kwarto? Tanong ko dahil ilang araw na noon na hindi nakakarga ni tatay ang kapatid ko. Hindi na, wika pa ni tatay. Tay, baka naman po gusto niyong tulungan ako sa pag-aalaga sa kapatid ko, wika ko. Hindi mo siya kapatid, Daddy, wika ni tatay. Pero hindi makatingin ang diretso sa akin. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Labis na pagtatakang tanong ko. Hindi mo siya kapatid dahil hindi ko siya anak. Anak siya ng engkanto, Eddie. Wika pa ni tatay. Pati ba naman kayo naniniwala doon, tay? Napapailing na wika ko. Dahil yun ang totoo. Tingnan mo ang itsura ng batang yan. Hindi siya katulad natin. Anak siya ng engkanto, Eddie. Kaya hindi mo siya kapatid. Wika pa ni tatay. Sa totoo lang ay medyo naiinis ako sa ugali noon ni tatay, Papa Dudut. Naiinis ako kasi nagpapa-apekto siya sa mga sinasabi ng mga kapitbahay namin. Akala ko na hindi madali para sa kanyang pagkawala ni nanay at ang naging itsura ng kapatid ko, pero masyado niyang ibinibigay ang responsibilidad sa akin na dapat ay siya ang sumasalo. Papa Dudut, nang sumapit ang unang karawan ng kapatid ko ay nagkaroon siya ng pabalik-balik na lagnat. Hindi mawala-wala ang lagnat na yon kahit dinalanan na namin siya sa ospital. Hindi rin may paliwanag ng doktor kung ano bang naging sakit ng kapatid ko hanggang sa 3 araw ang lumipas. Bigla na lamang siyang nawala ng buhay. Walang maliwanag na eksplanasyon ng pagkamatay ng kapatid ko at hindi yun naging madali para sa akin. Lalo na at ako ang nag-alaga sa kanya. Ang sabi ng mga kapitbahay namin ay kinuha na raw siya ng tatay niyang engkanto kaya namatay siya. Pero para sa akin, alam ko na namatay siya dahil sa kapabayaan ng mga tao sa ospital at kapabayaan ng tatay ko. Walang kasalanan ng kapatid ko kung bakit naging ganon ang kulay ng balat at itsura niya. Pero namatay siya nang walang masyadong natatanggap na pagmamahal mula sa mga tao na dapat ay nag-aalaga sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Eddie. Maraming salamat, Eddie, kay Tatay Eddie, no, para sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Sa totoo lang ay nalulungkot din ako sa sinapit ng kapatid mo. Maraming hindi may paliwanag na bagay ang nangyari noong panahon ng kabataan ninyo na kaya nang ipaliwanag sa panahon ngayon. Yung nangyari sa kapatid mo ay pwedeng kaya nang ipaliwanag ng siyensya sa ngayon. Pwedeng may kinalaman siya sa kababalaghan, pero pwede rin na isa siyang anak araw na kung tawagin sa ibang salita ay albino. Isang kondisyon kung saan ay nagiging kakaiba ang kulay ng balat ng isang bata o tao. Malaki ang pagkakaiba ng panahon noon sa panahon ngayon. Kaya may mga ganitong malungkot na pangyayari talaga na hindi may iwasan noon dahil sa kakulangan ng impormasyon at pagpapaliwanag. Hanggang sa muli, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga katatakutan. Ang Gian Gianna Vlogs para sa aming family vlogs. Sa lahat po ng mga subscribers, maraming salamat po sa pagsusubscribe.
mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.